Magandang araw po sa lahat ng senior citizen. Ating talakayin sa bidyong ito ang isang bagong panukalang batas para sa ilang hanay ng senior citizen na magkaroon ng pension. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yon ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Iahain ni Camarines Norte 1st District Representative Josefina Tallado sa pagbubukas ng 19th Congress ang panukalang batas na lilikha sa Agricultural Pension Fund para sa social protection ng mga mahihirap na agricultural workers. Layo nito na magkaroon ng social pension ang mga magsasaka at mangingisda na kadalasan ay hindi nakakasali sa pension ng Social Security System o SSS dahil sa kakulangan ng kontribusyon, bunsod na rin ng kahirapan. Nakapaloob sa Agricultural Pension Fund Bill ni Representative Tallado ang mga benepisyong tulad ng pension benefit na maaaring ma-avail ng mahirap na agricultural workers na nakakumpleto ng 120 monthly contribution. Ang iba pang benepisyo na nakapaloob sa panukalang batas ay health, disability, maternity, calamity, death, and other benefits. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, ang mga magsasaka at mangingisda na matutukoy bilang extremely poor ay makaka-avail ng full subsidy mula sa national government at local government unit. Ang mga kabilang naman sa non-extremely poor agricultural workers ay magbibigay ng personal contribution na may counterpart subsidy mula sa national government at LGU. Mayroon din itong probisyon para sa karagdagang suporta sa agricultural workers na nagkakaedad na. Sa ilalim ng naturang probisyon, ang mga mahihirap na magsasaka at mangingisda sa panahon na maipatupad ang batas na nagnanais pa ring maging bahagi sa Agricultural Pension Fund ay magkocontribute na lang hanggang sa pagsapit ng edad na 60 years old. At ang nalalabing kontribisyon ay isa-subsidize ng gobyerno para makumpleto ang minimum contribution na 120 months. Aatasan ng mga local government unit na tukuyin ang mga mahihirap na magsasaka at mangingisda sa kanilang nasasakupan. Ang data collection ay pangangasiwaan ng Philippine Statistics Authority alinsunod sa Republic Act 11315 o ang Community-Based Monitoring System or CBMS Act. Kada 3 taon matapos ang pagpili sa eligible beneficiaries, magsasagawa ang LGU ng revalidation ng listahan upang masiguro ang lahat na mahihirap at pinakamahihirap na agricultural workers ay masasaklaw ng programa. Ang SSS ang magiging administrator ng Agricultural Pension Fund na hiwalay sa Investment Reserve Fund. Malaki o mano ang ginagampan ng papel ng mga magsasaka at mangingisda sa food security program ng gobyerno, kung kaya't marapat lang na bigyan din sila ng benepisyo sa panahon na hindi na makapagtrabaho o retirado na. Kaya naman bilang isang agricultural workers, ano po ang reaksyon ninyo sa balitang ito? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.